siguro pag masunod yung salita mo, wala, mayroon tayo na. Kaso lang ino-overcome natin. Right? Mas nangibibabaw yung ating magtitiwala sa Panginoon. Especially, nangibibabaw ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Amen. Absence noong trouble ka, nag-hardship, noong hard work, hindi yun ang ano, ang pagkakaan. Meron ka noong nag-get, sabi ka rin na, karumantika. Dahil God is with you. Amen! Kita na ang sabi ni Lord, sa John chapter 16:33. Lord, so that in me, you may have peace. In me, hindi in the world. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na yun, mga bagay na ito, sulat sa akin, mayroon kayong makayapaan. Sabi niya, kita niyo ang sarap, na-awarded ng Panginoon, in this world, you will have what? Trouble. Sa mundo nito, mayroon kayong kapighatian. Hindi tayo pinangakuan ng Panginoon na bed of roses. In this world, we have trouble. Mayroon sigalot, mayroon bisan na atake sa'yo. Lahat at I tell you, kahit anong gawin mong mabuti, kahit anong gawin mong mabuti, tapa, kahit gusto nyo yung illustration na truth. Sa bahay na lang, mga magulang, lahat ang iniisip na rin ay kabutihan para sa ating mga anak. Ang tanong na, may siya iba tayo siya. Naalyan. Lahat ang iniisip ng mga magulang is para sa kapakanan ng pamilya. Yet, minsan, tinuturuan pa na dapat papa, dapat mga ganito kayo. Dapat ganyan, gawin nito. Ulitin natin, I have to, sabi ni Lord, I have to do these things. So that in me, magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa mundo dito, mayroon kayo? Mayroon tayong problema sa mundo. Pero sabi ng Biblia. Pero sabi ni Lord, but take heart. Be of good courage. Bakit daw? Sabi ni Lord, I have overcome the world. Amen. Napagtatupayan na ng Panginoon yung mga bagay na yan. Amen. Pero Diyos, magpapagay para sa atin. Nawa makita natin ngayon, natin yung mga bagay na aral ko ito. Katakot sa Panginoon kasi pero ang tripod next Sunday. Sa basis ko, na siya mo naman preach lagi kasi pagkaroon. Naagaw ka lang. Baka nag-pray na lang ako sa kamunting basa. Siguro salamat na lang sa Panginoon kasi ginawa niya na akong ganun na yung buhay ko. Na hindi mabuhay. Kaya nyo nung mabuhay na hindi kayo huminga. In other words, sa bilang Kristiyanin natin kaya mabuhay sa mundo. Without the Lord, pray. Kahit din sa morning, kahit na nagkakao, nasukudyo na naman ang masika. Rababababa. Sa naman sa Panginoon, ginawa niya na ganun buhay ko. Ito yung nabiyaya ng Panginoon. Ginawa niya na akong ganun. Isipin sabihin kapag yun ang buhay, parang katulad ng pagkain mo. Di ba? Parang ang hirap kapag nakalimutan mo kumain. May something na parang talaga hindi ka-atis sa buhay mo. Di ka alam makain mo, hindi ka-atis. Tama? So ganun din sa kasiyang life. So pangalas ang biyaya kapag naman ginawa niya na ganun buhay ko. Parte ng buhay ko ka na ng langit. Salamat sa Panginoon. In the midst of busyness, si Lord talaga nag-remind niya sa ating tatang lalala ko, nag-pray ka na. Yan, tuturo na yung loob mo. Sige, na baka ng ganun. Naman, intindihan niya siya sabi niya. Normal. Sabi dyan sa sunod na talata. Ito yung nag-strike. Ito yung mga talata nito yung nag-strike sa akin. Kaninang umaga. Kaya nilagay ko ito. Sabi ng John chapter 20 verse 19, on the evening of that first day of the week, and that is Sunday, Resurrection Day. Sabi niya, when the disciples were together, with the doors locked, bakit daw sarado ang pintuan? Gather naman alagad. Gather naman natin na during this time, siguro ay 3 days na nakakaraan. 3 days past, si Lord ay namatay, nitibig. Ito ngayon, sabi niya, dito, on the evening of the first day of the week, when the disciples were together, at sarado ng pintuan,
Bakit sarado daw pintuan? Dahil takot sila sa mga Hudyo. Pinatatakutan talaga mga Hudyo. Sabi niya, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. Sarado ang pintuan. Walang musutan. Si Lord ay pumasok. At ang sabi ng Panginoon, peace be with you. Parang itong pinakita sa atin ng Panginoon. Ang pinagkita sa akin ng Panginoon, para bang lahat ng bagay is against you. Wala nang pag-asa. Sarado ang pintuan. In the physical realm, para bang, parang sinasabi, against all odds. Wala ka nang kakampi. But I tell you, by the grace of God, Jesus will come out. Jesus will come in your room. And I mean, He will say to you, peace be with you. Ngayon, pag-usapan ka ng mga tao, mag-against na sa'yo ang mundo. Praise God. Sasabihin ng Panginoon sa'yo, peace to you. Amen. Sarado sa mga tao sa'yo, nakalakas ang sa'yo, nakalakas ang opportunities. Lahat ng mga kakampi mo ay sinarado para sa'yo. You are alone. But the truth is, you are not alone because God is with you. God is for you. Dahil yung nangihinala sa akin ng Panginoon doon, kapag grabe ko ang pasalamat ko sa Panginoon, kakampi natin ang Lord. Yes. Ako personally, ang isa ang kakampi ko ang Panginoon. And I tell you this, parang katulad sa kay, parang katulad kay Jay, kay ano, kay Joe, na doon sa kanyang buhay, alam naman natin nangyari kay Joe, nawalan siya ng lahat. Kaibigan, kahit na asawa, mga anak, nawalan. Pero mayroon unexpected end si Job. Yung nakaraan niya kaysa sa kanyang end, mas hindi kita. Magtatagumpay niya kapatid at kasama ng Panginoon. Sabi niya, Jesus came, stood among them and said, hearing, peace. Hallelujah. Sunod ng talata, verse 26. At naman, after 8 days na naman, again, his disciples were within, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut. May pa live po na lang. So wala nyo pa, wala nyo, hopeless. They were hopeless situation, and yet, Jesus came in again. And at sabi ni Lord, peace be with you. Kala mo nawalan ka na ng kakampi. Kala mo wala ka ng pag-asa. Wala ka ng ulit ng kinabukasan. Nagkakamali ka kapatid. Si Lord, papasok ka rin sasabihin sa iyo. Na, ako ang kapayapaan mo. Kung ako ang kapayapaan mo, bahala sa buhay mo. Amen. Amen. Alam niyo kasi ang pinaka-source ng ating kapayapaan. Ulitin ko lang sa inyo. Hindi yung tangkilikin yung kaibigan mo. Alam niyo ba mga kapatid, yung kaibigan, the best mo, kaya ang sinabi ng Biblia, your best enemy is your best friend. Alam niyo kung bakit gano'n? Kasi gusto lang nakadali Lord sa kanyang magkiwala. Sabi ng Biblia, curse is a man who trusts in man. Why? Kasi gusto ni Lord na sa kanya lang tayo magkiwala. Salamat sa mga learnings na pinapakita sa atin ng Panginoon. Again, kung wala na, kung ang doors of opportunity, doors of friendship, doors of prosperity, parang bang nasarado na. Wala na pag-asa na parang lalapit pa sa'yo. Praise God, si Jesus Christ ay nalangitan ka. Peace be with you. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng yung Irene na peace, Greek word? Kung na alam niyo ba yung meaning kasi nun is prosperity. Pag sinabi niya, peace be with you. Prosperity is in you. Wow. Ibig sabihin ng peace, prosperity. Praise God. Amen. Next, natalala ito. Kita natin yun, no? Amen. Sabi ng sunod na talata, Romans chapter 5 verse 1. Romans chapter 5 verse 1, sabi niya, therefore, since we have been justified by faith. Paano tayo namawalang sana? Sa pamagitan ng pananampalataya, we have peace with God.
through our Lord Jesus Christ. Hindi natin kaaway ang Diyos. Sabi diyan, we have peace with God. Yamang tayo daw po ay pinawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya. Kita niyo po, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus. Praise God. Ito yung ano, ito yung pinaka-factor ng kapayapaan, yung maunawaan natin, nagkakampi natin ng Panginoon. Amen. Kaya nga lagi natin narinig, God is for us. Kung kakampi natin ng Diyos, sino pa kaya ang pwedeng lumaban sa atin? Who can be against us? Kung kakampi natin ng Diyos, sino pa kaya? God is with us. Maraming magsasalita ng against you. Pero ang sinabi ng Biblia, every tongue that rises against you, we shall condemn. For no weapon formed against us will prosper. Amen. Merong naiporma, ang sandata. At ang daming pinupurmang sandata, and yet, isa man sa kanila, hindi magpa-prosper. Amen. Ang duro ng katagumpuan. Praise God. Again, sabi ng Biblia, therefore, since we have been justified, you are justified. Amen. What of your identity, you are justified. Ito ay pinawalang sala. Paano ka napawalang sala? Sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus. Pag sinabi sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus, sa pamagitan ng kanyang tinapos na trabaho. Meron tinapos sa atin si Lord. Amen. Woo! Hallelujah! Ano yung kapayapaan ng isang tao? Ano yung mga fraternity? Nagkakaroon sila ng kapayapaan kapag sama-sama sila, yung united sila. Grupo-grupo. Kuraan na natin habang yung grupo-grupo sila. Meron silang mga binabalak at ano-ano. Tama? At nagkakaroon sila ng kapayapaan na ako, hindi tayo kasama sa fraternity ng ating kapayapaan ay si Lord. Amen? Amen! Hallelujah! Sa next na talata, sabi diyan, for the kingdom of God, natanya pa ang kariyan ng Panginoon, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Ano ang kariyan ng Panginoon? Hindi. Sa pagkain at sa pangainan, iniinom, hindi sasamahan, hindi na kariyan ng Panginoon. Ngunit daw ang kapayapaan, kariyan ng Panginoon is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. So ang totoong kapayapaan ng kapatid is nagkagaling ka saan? Sa Holy Spirit. If you are alone, kapag alam mo na kakampi mo ang Holy Spirit, nararamdaman mo na panig sa sayo. At ang iba mga kapatid ng Diyos is, hindi tayo hiniwalay ng Diyos sa Kanya. Alam niyo ba, pasensya na kayo mga kapatid, hindi ako takot. Wala akong kinatatakutan. Hindi ako takot hiwalayan ng tao. Hindi na ako takot na mawalan ako. Sanay na ako sa kahirapan. Sanay naman ako. Naku, alam niyo, nung kabinataan ko na, minsan mga barkada ko, ang ganda ng aming mga samahan. Pero one day, alam niyo, habang nagiinuman kami, nalasing ako. Alam niyo, mga ginawa ng mga tindigan ko, tinali ako sa, ano, sa pundipin. Ibig sabihin, wala talaga, alam niyo, yung kaibigan ko ngayon nandun sa Canada, takbo sa akin yun. Kumuha ko lang itakong nakawala ko. Nabuti ka, takayin talaga kita eh. Tanong niyo sa akin, baka ganyan kataas. Nasa nasikan ko, tanong kita kung alam niyo, gani ko. Tapag tama, talagang tatagayin ko talaga. Sinong kaibigan ko? Tatagayin ko talaga. Sama, tinahiwan mo siya kasi ito, inakaya mong ano, kaibigan mo niya. Kaya nga, ano yung mga kapatid, ako, pasensya na ako. I love you with the love of the Lord. Gusto ko lang kayong turuan sa maiksit na aking karanasan simula nung worldly pa akong ganyan. Mahirap magtiwala sa tao. Again, mahirap magtiwala sa tao. Kaya nang sabi ng Bible, trust in man, trust in man. Kahit anong gawin mo, baka pagdating na doon, mabibigo ka lang. Pinakain mo na pati ang binibigay mo, pati ang lahat na gusto. Magutom ka na, bigay mo na iyong pang. Si Jesus Christ, kita din yan. Sino nang papako sa Panginoon Jesus? Yung ganyang pinagaling. Yung ganyang pinakain. Yung sabi siya, ipako mo siya. Kaya ba, yung tinuturuan mo kayo na talagang medyo magtiwala tayo sa tao, pero natin,
100%. Dapat ang 100% natiwala natin sa Panginoon. Dali, kung isang pakikisama, marunong tayo mag-isama. Pero ito sinabi ng Biblia, for the kingdom of God is not a matter of giving. Alam niyo isang, alam niyo ba, fraternity, nagkakaroon ng kaibigan-kaibigan, partnership, drinking, at saka kain, di ba? Hindi nga. Pag wala kang i-share, wala na. Ngunit ang karya ng Panginoon ay nababalay sa righteousness. Who is your righteousness? Jesus. I am the righteousness of God. Peace and joy in the Holy Spirit. So ang Holy Spirit ay panig sa atin. Kaya ang dalangin ng puso ko sa Romans chapter 15 verse 13, sabi niya, may the God of hope. Ano sabi ni Paul? May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Tanya ulit natin ha. This is the prayer of hope. May the God of hope fill you with all joy. Nawa, sabi niya, nawa, ang pag-ibig ng ang Diyos ng pag-asa ay puspusin kayo ng kagalakan, ng buong kagalakan at kapayapaan habang kayo ay nagtitiwala sa Kanya. So gusto talaga ng mga atas natin ang atas ay sa Kanya lang. Okay? So that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So kita niyo, saan ang totoong kapayapaan at pag-asa sa Kanya ng Espiritu? At nang makita natin itong sinasabi ng Biblia na kapayapaan na tapos mapuses namin. Ulitin ko lang yung kanina sinabi ng kapayapaan. Hindi ibig sabihin na wala kang problema. Hindi ibig sabihin yung kanina wala kang trabaho. Hindi ibig sabihin absent ka sa mga ganun o wala yung sayo. Mayroon ka noon lahat. Ibig sabihin, maraming pinagbibigkaan ko na anong sinasabi sa'yo ng kain-kain-kain. Hindi yun lahat ng tao. Pero dapat kang mantika sapagkat kasama mo ang Diyos. Amen. Amen. Sabi niya, alam niyo ang ginawa ng Panginoon Jesus, sinabi ng Ephesians chapter 2 verse 17. He came and preached peace to you who were far off and to those who were far or who were near. Pumunta si Lord upang mangaral ng kapayapaan sa mga malayo sa Kanya at saka sa mga malalapit sa Kanya. Ibig sabihin, Hudyo at saka mga Gentiles. Amen ba? Amen. So, ibig sabihin si Lord pumunta dito para sa trabaho ng pakikipagkasundo. Amen. Amen. Philippians chapter 4 verse 7. Ito panalangin ang puso ko. Masahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Peace of all understanding. Guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Bakit kaya ito? The peace of God? Sabi niya, the peace of God which passes all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yung kapayapaan ng Diyos na hindi kaya malirik ng ating human understanding, ng ating human comprehension. Sabi niya, dapat nawa, bantayan ang iyong mga puso at ang iyong mga kasipan kay Kristo Jesus. Kasi dahil, di ba? Ang dahil ang kinaibig ko sabihin. May isang kusang tumatakbo, worries, trobuka, kung ano ang nag-aarabot sa ating mga kasipan. Kaya nawa yung kapayapaan. Ano yung kapayapaan ng Panginoon? Ang kapayapaan ng Panginoon, mayroong ginawa sa iyo si Lord. Ginawa ka ng ganyan. Don't need to prove sa mundo. Amen. You are righteous. Amen. Ginawa ka ng anak niya. Pinagpala ka ng Panginoon. Nawa mga kapatid ninyo, kailangan talaga ng church mag-grow. Kailangan natin mag-grow. Amen. Yung pag-unawa natin na ano ang ating part? Sa body of Christ. Alam niyo ba mga kapatid, we are called to act of who we are. Amen niyo na ba? Ginawa tayo ng Panginoon na talagang, alam niyo ba, mayroong words si Lord sa akin this week na sabi ng Panginoon sa akin, my spirit. Minsan kasi sanay tayo sa word na
Tinan, hintay na lang natin. Saka na lang. May tamang panahon. Hindi ko nakakarinig tayo mag-alang. Ang alam din dyan sa Christian world. Huwag tayo magmadali. May takdang panahon dyan. Amen. Hindi mo nakakarinig tayo mag-alang. Saka na lang. Alam niyo, pasensya na wala kami ito yung pamilya ni Brother Rodney Barong. Every time na mag-ano kami, every time na magkikita kami ng Inglaterra Social, lagyan siya sa amin ng Pasko, maabot ang mga maabot ang panahon. Mabalik ako sa pagkasabisa din ako. Lagi na, kahit lang na sinasabi siya, lagi-lagi. Kasi, alam niyo, brad, yung dedication ng tao na yun ba? Huwag sa atin. Alam niyo ba, yung tinuro sa akin ng Panginoon, yung gumagawa ko na nag-act na ngayon, nagtatrabaho ko ngayon, you are acting your faith. Nagtitiwala ka sa Panginoon. Bisa di ka makunawaan ng kapaligiran sa kabaliwan na ginagawa mo. Pero in-execute mo yun, pinapinaliwalaan mo. Amen? Sa kanya na, kasi magpapalagot muna ako sa Panginoon. Walang darating na paglagot ngayon na now is the day. Meron tayong kapayapaan sa Panginoon na kasama natin si Lord. Hindi tayo nakatakot sa buwan. Amen? So yun ang tutong kapayapaan. Kapag alam mo nakasama mo si Lord, di ba kapayapa ka? Yes. Alam niyo ba kung ano nagbibigay ng ano? Nagbibigay ng trouble sa tao? Yung parang si Lord eh, galit sa kanya. May nagawa siyang masama at si Lord galit sa kanya. Tama ba siya nabi ko? Pero kung alam mo na si Lord eh, kakampi mo, may tutong kapayapaan. Misan mga kapatid, pasinsan na sa ganitong katotohanan na nalaman na gusto ko na si Lord kulit sa iyo. Misan, umiyak ka na ako dahil marami akong matakot. Meron akong katakutan. Ang dami kong takot sa sabay. Pero kapag nananalima sa akin na, saan lang ako mapunta kasama ko sila? Ibig sabihin kapag kasama ko sila, may kinausap na ako eh. May kinausap ko ganito. Paano ko maghihirap na yung kasama mo? Ito ganito kasi hindi bagay. Kasama mo kaya ang ano, ang gobernador ng ating probinsya. Sa palagay mo kasama, doon ka sa kanya, nakatira sa bahay niyo, magugutom ka? Ang dami pa tao doon sa kanila, tama? Kasama mo si Lord. Magugutom ka kaya? Kasama mo kanila, ang sabi ng Panginoon, hindi kita tinuruan, di pa babayaan man. Ibig sabihin, kaya kasabi ng Panginoon, kung ano ang meron ako, ay hindi na sa'yo. Kaya sinabi ng Biblia, asking is, suwan. Suwan mo rin is word. Ano man minsan ang kabaliwan na ating mga mapagpapasa, hindi ko alam regrets ko sa akin. Dahil ko na inalaman ko na sa buhay ko yun. Pero kasama ko pa rin sa Lord. Amen. Amen. Hindi na magtatagumpay tayo sa mundong ito. Maaaring yung present situation natin, hindi ito mag-define ng bukas natin. Pakitin mo nito naman yun. Iba ang bukas, Panginoon. Amen. Amen. Dapat ang kapayapaan ng Panginoon niya magbantay ng ating mga puso at ating mga kaisipan. Maka naman kung saan saan na nakikita ka, nakafocus ka na tayo sa problema. Mga kapatid, huwag tayo mag-focus sa problema. Mag-focus tayo kay Jesus. Amen. Ang problema na real lang. Ito sabi ng Panginoon, next, ano? I will never leave you nor forsake you. Love, Jesus. Wow. Hebrews chapter 10, verse 5, sabi ng, I will never leave you. Minsan, sa tao, huwag kayong, ano, nalagi kong pinupuri. Pag talihod yan, talagang iyayari yung ganyan. Take it from me. Colossians chapter 1 verse 20. Sabi dyan, and through him, to reconcile all things to himself. Having made peace through the blood. Paano tayo nagkaroon ng kapayapaan sa pamagitan na dugo of his cross through him. I say, whether things on earth or things in heaven. So paano tayo nagkaya na babalik tayo sa things on earth? Okay, yung kapayapaan, ang hugot natin ng ating kapayapaan is the finished work of Jesus. He made you. Pagkikin ko po, He made you. Amen. Praise God.
Salamat sa Panginoon sa understanding na ginawa niya ako. Ang ginawa niya ako mayaman. Amen. Ginawa niya ako bago nila lang. Ginawa ka niya gano'n. Dahil si Lord, pag naiinom na, kapag naunawaan mo yun, pag naunawaan mo na si Lord, ginawa ka niya. Nawa, nagsisimple sa inyo ng sinasabi, ko. Kapag alam mo, mayroon kang personal understanding, mayroon kang personal revelation na ginawa ko ng Panginoon. Si Lord talaga, kung ginawa ka talaga. Kanawa, naano natin yung galit ng email as ginawa ka niya. I tell you. Grabe, yung iba ang kapayapaan na dugot mo. Ginawa ka ng banal. Ginawa ka ng matuwid. Ano yun? Hindi mo mag-ibigay sa inyo, iyon ang buhay mo, ganun ka na. Magkakaroon ka ng kapayapaan. At yung kapayapaan na meron tayo, yung pagkagawa niya sa atin sa pamamagitan ng dugo. At nakita niyo yung bitching class, ano? Last Sunday? About the blood? Balik-balikan niyo lang yun. Meron kang mag-inner healing. Meron kang physical healing. Amen. Amen. Tingnan natin kasi na. Sabi diyan, 1 Corinthians chapter 6 verse 20, basa ko sabay-sabay, 1, 2, 3, you have been bought with a price. Binili ka. Nagnapakalagang presyo. Anong presyo na pinang-bili sa'yo? Jesus. So, palagay nyo, alam niyo, tag-sinisya kumahan ko rin. Ito yung pinaka-hugot natin, pinaka-pundasyon ng ating kapayapaan. Gusto nyo na magkaroon tayo ng kapayapaan ulit. Sabi ng Panginoon, in this world, you have troubles. In this world, you have troubles. Kasi hindi tamang tayo, ano? Hindi kita yung ganyan ng plandemic natin na naranasan. Plandemic po yan, yung pandemic. Ang pandemic is sakit. Kinakibig naman talaga sakit ang virus na yung ano na yan, yung COVID-19. Plandemic talaga yan. Rinanong years ago. How many years mo na rinanong lang yan. Pero salamat sa Panginoon dahil how I wish na dumating na si Lord at kung hindi pa naman, magamit ang buhay ko sa maraming kaluluwa. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, binili ka ng dugo ni Kristo. Binili ka ng dugo ni Kristo. Ito mga susunod na mga slides, siguro, kita niyo yung suffering ni Lord, yung passion of the Christ, yung lalaki na yan na ano, yung director yan, kita mo. May alam niyo, suffering ni Lord, bakit nag-suffer talaga si Lord ng gano'n? Yung talagang nirepresent niya ikaw. Ikaw dapat ang gina, no? Eh dahil nakamamuhawaan mo yung ginawa ni Lord para sa'yo, para maggawin ka niya, ang ibang kapayapaan na nandating sa'yo, ulitin ko mga kapatid, yes, meron akong takot. Human speaking, meron akong takot, pero bakit wala akong takot? Gulo, no? Meron kang takot, pero wala kang takot. Bakit? Alam mo na ginawa ka niya. Humanly speaking, dumating sa'yo, sure, nakatakot ka. Pero ngayon, nakunawaan mo na in this world, you are not an accident. Yes. He made you. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng takot if you are not aware kung ano trinabaho sa'yo ng Panginoon. But every time na nagkakaroon ka ng awareness sa trinabaho sa'yo ng Panginoon, saan pa kaya papasok ang takot? Ulitin ko, ang dami kong takot, pero wala akong takot. Ang gulo. Ginamit na ako ng Panginoon eh. Grabe. Tingnan nyo, sabi ng Isaiah ulit. Isaiah chapter 53, verse 4. Sabi diyan mga kapatid, surely, what? He took up our infirmities
our incapacities, our weaknesses, our shortcomings. Kinuha niya na, pinasan niya na. And gained our sorrows. Kanyang pinasan ang ating mga kapighatian. Bakit ka mamimigati kapag naunawaan mo itong sinasabi ng Biblia? Na si Jesus ay pinasan niya na, kinuha niya na ang mga bagay na ito. Woo! Yeah. Alam niyo ba, napaging sinunod nung kanyang kapanahon ay inoon namin ng chichismis para sa kanya? Nakapayaway na nga, pinag-chichismisan ba siya, tama? Sabi niya naman, matawi na. Sugod-sugod na siya na, pamanisit, sugod siya na. Sabi, sinasabi ang mga siya, kung Diyos ka na, sige,